Air 21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ube Express, your ultimate bus experience. Mga dapat tandaan kapag nagmamaneho sa ulan. Bagalan ang takbo ng sasakyan dahil madulas ang kalsada na maaaring magdulot ng aksidente. Gumamit ng wipers para malinis ang windshield at makita ng husto ang daan. Buksan ang headlights para madaling makita ang sasakyan, lalo na kung makapal ang buhos ng ulan. Gamitin lang ang hazard lights sa oras ng emergency. Iwasan ang mga bahaing lugar at kung hindi kayang ipagpatuloy ang biyahe, gumarahe sa ligtas na lugar. Maging listo sa mga babala gaya ng manholes, butas-butas na kalsada at iba pang road hazards na maaaring hindi makita kapag may baha. Mag-ingat sa mga naglalakad at tumatawid para iwas aksidente. Tandaan, tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. Good morning, Pilipinas! Nakatutok pa rin kayo sa Panahon TV. Live nating kasama ngayon si Pag-asa Weather Forecaster Henere Kitlong para sa mga impormasyon sa lagay ng ating panahon. Maganda umaga sa iyo, Henere. Ano bang balita dito sa bagyo na ating binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility? Ano bang bansa ang tutumbukin nito? Yes, Eunice, maraming salamat. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga kababayan ko sa Pangasinan, masantos tan maabigya ka po sa Nats Coin. Well, tama yun, Eunice, yung pumino-monitor natin na tropical depression. So wala pa po itong pangalan, wala pa po itong international name sapagkat isa pa po itong tropical depression. Nagbibigay lamang po ng international name pag ito na po ay isang tropical storm. Sa kasalukuyan po, sa loob po ng Philippine Area of Responsibility ay wala pong bagyo o low pressure area. Yung pong tropical depression na minomonitor natin ay lumalayo na po ito at inaasahan po na within 24 hours ay may posibilidad na maging isang low pressure area po ito at magdudulot po ito ng mga pag-ulan o makakaapekto po ito sa katimugang bahagi ng Japan. Sa ngayon po, isa po itong tropical depression, 45 kph po yung kanyang lakas na hangin, samantalang yung kanyang bugso naman po ay nasa 60 kph. Kumikilos pa rin po ito hilaga-hilagang silangan na may bilis na 15 kilometro bawat oras. Medyo may kabagalan po itong nasabing tropical depression. Henar, pansin natin dito sa Metro Manila, makulimlim ang kalangitan, pero bakit nararanasan natin yung mainit na panahon? Ano bang paliwanag nito? Idagdag mo na rin kung ano yung inaasang weather conditions sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Tama yun, Eunice, pero pagdating po ng hapon, medyo naging mainit at malinsangan. Sa kadahilanan sa umaga po, hanggang tanghali ay sumisikat po ang araw, mainit po ang temperatura. Subalit pagdating naman po ng hapon hanggang mga gabi po ay nagkakaroon po ng mga maulap na kalangitan. Ibig sabihin po niyan, yung pong init na na-absorb ng ating lupa, hindi na po ito umaalis at natratrap na po ito ng mga kaulapan kaya bumabalik po rito sa atin sa surface. So ibig sabihin po niyan, yung init po ng tanghali bumabalik po pagdating po ng hapon. Ito yung dahilan kung bakit po tayo nagiging maalinsangan lalo na pagdating ng hapon at gabi. Yun nga lang po, medyo manipis po yung temperatura, manipis po yung kaulapan. Kahit pagdating po ng hapon ay wala pa rin pong mga ulan. Nangyayari po kadalasan pagdating ng gabi hanggang madaling araw. Sa ngayon po, ang para naman po sa magiging lagay ng panahon, asahan pa rin po natin ang magandang panahon dito po sa Metro Manila. Subalit dito naman po sa Ilocos Region, sa probinsya po ng Zambales, Bataan, kasama po ang Mimaropa, ay direkta pong naapektuhan ng habagat o southwest monsoon. At maaari pong magkaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkilat-pagkunog. Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, buong Visayas, ganun din po sa buong Mindanao,
ay patuloy pa rin po itong makakaranas ng maaliwalas na panon. Medyo mainit at malinsangan at dahilan dyan, pagdating ng hapon, maaari pong magkaroon ng mga localized thunderstorm. Ang ibig pong sabihin, kung may mga pag-ulan man, ito po ay dulot ng mga localized thunderstorms. So ito po yung makita ng ating Doppler radar, isa o dalawang oras bago po ito mangyari, magbibigay po tayo ng thunderstorm advisory. At dahil nabanggit mo nga, Hener, na patuloy ang pagbugso ng hanging habagat, ito'y pinadala ng isa sa mga Panahon TV follower na si Kathleen Hile. Ang sabi niya, bakit nga ba sa kanluran nagmumula ang hanging habagat? Kathleen, maraming salamat sa tanong. Actually, hindi naman totally sa kanluran, kundi sa timog kanluran. Ibig sabihin po niyan, sa pagitan po ng kanluran at timog. Binabase lamang naman po ito sa hangin. Kagaya na lamang po, pagdating po ng Amihan, ang hangin naman po ay nanggagaling ng Hilagang Silangan. So, hangin lamang po ang pinagbabasehan nito. At base po sa pag-aaral na ginawa po natin, pag sinabi po natin timog kanluran o southwest monsoon, medyo warm and moist po ang hangin pag ganitong panahon. Kahit asahan po natin ang medyo may kalakasang mga pag-ulan at ang pinaka-peak po ng southwest monsoon o habagat ay pagdating po ng July at August. So ngayong buwan po ito hanggang next month, asahan po natin ang medyo madalas na pag-ulan, lalong-lalo na pagdating ng madaling araw hanggang hapon at sa gabi may mga pag-ulan pa rin po yan. So mag-ingat po tayo at lumalakas pa ang mga ito, lalo na pag may mga bagyo o low pressure area sa ating bansa. Ayon nga sa paliwanag ni Pag-asa Weather Forecaster Henry Kitlong, yung bagyo na ating binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay wala na magiging epekto sa lagay ng ating panahon at posible nga na humina pa ito at mag-iisang low pressure area. Samantala, ang kanlurang bahagi ng ating bansa o dito sa Luzon ay patuloy na naapektuhan ng hanging habagat na siyang magdudulot ng mga pag-ulan sa ilang parte nito. At kagaya ni Kathleen, maaari din kayo magpadala ng inyong weather-related questions sa aming social media accounts, Panahon.tv. Henry Kitlong, maraming salamat sa mga binahagi mong paalala at impormasyon sa lagay ng ating panahon. Samantala, naglalabas ng advisory ang Pag-asa ukol sa malalakas na mga pag-ulan. Ito't alamin natin ang ibig sabihin ng yellow, orange at red rainfall warning advisory. Kakambal na ng pag-ulan ng iba't ibang peligro, kaya mahalagang alamin ang color-coded rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow warning ang itinataas kapag malakas ang pag-ulan sa susunod na 2 oras. Kung pagbabatayan ang topografiya ng NCR, ang ganitong ulan ay makakapuno ng 2 galong tubig kada oras sa 1 square meter area. Posible itong magdulot ng pagbaha sa mga mababang lugar. Orange warning ang inilalabas kasabay ng matinding ulan. 4 hanggang 8 galong tubig kada oras ang kaya nitong ibuhos at matinding pagbaha ang maaring idulot. Dapat maging handa sa posibleng paglikas. Kung maituturing na emergency ang pagbuhos ng ulan, red warning ang itinataas. 8 galong tubig pataas ang kaya nitong ibuhos kada oras at posibleng magpatuloy sa susunod na 2 oras. Mapanganib ang pagbaha at kailangan ng lumikas sa mas ligtas na lugar. Tandaan, depende sa lokasyon, topografiya at klasipikasyon ng lupa sa isang lugar ang epekto ng bawat abiso. Sa aming pagbabalik, sustansyang makukuha sa mga gulay, ating iisa-isahin. Diyan lamang kayo matapos ang ilang mga paalala.